of the new normal. Gising na with Lime Lalalalala Chikadora and Mon Gualvez. Bagong gawin na. Aba, yes. Nag-iisip kayo? Yan, dito muna tayo sa ating historical. Medyo na-onsyum ito kahapon, pero eto na po talaga. Yan, ito po yung nabitin tayo kahapon. Pasensya na po, pero special talaga yung ating historical dahil kinulit ko pa talaga yung isa sa paborito kong historiador, isa sa mga nire-respeto rin na historiador at profesor para ikwento sa atin ang significance ng April 14, 15, 21. Actually, naandun talaga siya sa pinakang event na yon. Kaya naisipan ko rin na siya talaga yung pinakang maganda na makapagkwento nito. So, hindi po natin sineselebrate ha ang araw ng pananakop ng mga Kastila. When we say April 14, 15, 21 o 500 years ago. Take note ha, kung hindi ang kauna-unahang misa na naganap sa bansa at ang pagbinyag sa ilan sa mga taong mga ninuno natin bilang Kristiyano. Tama. 500 years of Christianity ang selebrasyon natin. Pero alam nyo ba na parang may hidden agenda itong si Ra Humabon kaya siya nagpabinyag? Medyo nasilaw din kasi sa kapangyarihan. Pero wa match sila kay Lapu-Lapu at bininyagan man tayo bilang mga Katoliko, alam nyo rin ba na nagkaroon ng fusion o napagsama ng ating mga ninuno ang mga nakasanayan natin sa pagiging pagano at ang relihiyong Katoliko? Wow, di ba? Meron pa ring twist. So kumbaga, we are Catholic in our own Pinoy way. So paano nga ba 'to nangyari? Alamin po natin mula kay Professor Shao Chua. Makasaysayang araw po. It's Showtime Historical Edition. Ako po ay kakagaling ko pa lang doon sa tinatawag natin na pagdiriwang ng 500th year of the arrival of Christianity in the Philippines. Dito po sa lungsod ng Cebu. So, una sa lahat, ano ba yung ating ipinagdiriwang dito? Siyempre, tandaan natin na sabi nila, why are we celebrating the arrival of Christianity if it brought us colonialism? Well, totoo naman yan. That colonialism used religion so that they can easily get our hearts. Pero alam niyo, paniniwala ko po kasi ganito. Hindi ako naniniwala na uto-uto ang ating mga ninuno. Yes, they might have been forced to accept the new religion, but what did they do? Our culture is resilient, creative. Kaya anong ginawa nila? Tinanggap nila ang Katolisismo na ito at kanila itong nakita sa lente ng kanilang kultura. At dahil dito, niyakap nila ito at inangkin at ito'y naging bahagi na ng ating pagkatao. Bagamat maaaring hindi nila fully grasp yung doctrinal na implikasyon ng kanilang paniniwala sa mahal na Panginoon Jesucristo, sila'y nadala ng balaang bata, ng holy child. At nakita rin nila na yung kanilang unang paniniwala na mahalin ng bathala, mahalin ng kapwa, maging matuwid ng kaluluwa, ay narito sa bagong relihiyon. Ang kanilang mga sayaw, walang nagawang mga Kastila, kundi i-pattern ang mga pagsamba at ang mga pagbibigay-pugay sa mga debosyon tulad ng Birheng Maria sa turumba, sa pakil, sa pagsasayaw ng sinulog sa Santo Niño at iatihan sa Davao sa Kalibo para sa Santo Niño din sa Nazareno ng Quiapo ay ang pagpapatuloy ng ating mga sinaunang forma ng posisyon sa pagdadala ng bulol sa pamayanan mula sa forests at yung pagpapatuloy ng tinatawag natin na tradisyon ng pagsasayaw para sa magandang ani at pasasalamat sa bathala at sa mga nito. So, in that sense, itong ginugunita natin na ito ay hindi yung ating pagkasakop, kundi pag-aangkin natin sa Katolisismo na relihiyon ng 80% ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At isama pa natin dyan ng ilang porsyento ng mga protestanteng Kristiyano na katulad ko na naniniwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo bagamat kaiba sa paniniwalang Katolik. So, ano sinasabi natin dito? Ito'y hindi
pagdiriwang ng pagkaalipin, kundi paggunita at pagkilala na ang paniniwalang Katoliko ay inangkin ng marami sa Pilipino at bahagi ng ating pagkatao. Makikita natin yan sa mga pangyayari na kumbaga ginunita ngayong araw na ito. Okay, bakit? Kailan ba nagsimula yung Christianity? Some would say pagdating ni Magellan sa Pilipinas, this was on March 17, 1521, ay dumating din ang Christianity. Pero may nagsasabi naman, hindi sa pagdating lang, kundi doon sa pagpapakita ng banal na misa doon sa Mazawa, Island of Mazawa. At ito ay yung unang Easter Mass, no, na nagmisa ang mga sina Magellan. Pinanood sila ng mga taga-Mazawa. Pero ang problema kasi dito, this is contested. Pinag-aawayan kung saan lugar yan, kung sa Limasawa, Leyte o sa Masaw, Butuan. So, siguro napili ng mga church authorities natin since I think 2011 na ang magiging focus po nung tinatawag natin na 500th anniversary of the arrival of Christianity o yung tinatawag na 500th YOC ay yung tinatawag natin na First Baptism in Cebu. At it makes sense because una, walang contention na yan ay nangyari April 14, 1521 sa Cebu. 800 Filipinos were baptized kasi na-touch daw yung prince na son-in-law ni King of Cebu, Raya Humabon. Kaya po, ang nangyari ay eventually na-convince si Raya Humabon na mag-convert to Catholicism. Of course, sinasabi ni Pigafetta na tuwa si Humabon sa kwento ni Jesus. Diba? Pero sabi nung iba, it's an economic political strategy na kaibiganin ng mga Espanyol na nangako sa kanya, instead of paying taxes dahil yan ang hinihingi ni Humabon, ay gagawin siyang representante ng pinakamalakas na hari sa buong mundo sa makatwid ang hari ng Espanya. At sino man ang kanilang kalaban o kakalaban sa kanila ay bibigyan ng karampatang pagtatanggol ni Magellan. Kaya nga siya, nung si Lapu-Lapu ayaw na sumunod kay Humabon, siningil niya eventually noong April 27, 1521 si Magellan, at kaya ayun na nga, si Magellan ay lumusob sa Mactan at napatay ni Lapu-Lapu. Yun yung victory at Mactan na igugunitay naman natin, pagdiriwang natin sa April 27, 2021, ang ikalimandaan taon nito. Okay. So, whatever it means, basically, ang ginugunita dito ay isang event doon sa pagbibinyag ng 800 lalaki at babaeng Cebuano. At ano ito? Yung asawa ni Humabon, na matanda na at that time, no? Si Hara, tinawag siya Juana, no? Dahil nabaptize siya, Juana, Johanna, ay napansin niya ang mga estatwa na daladala ni na Magellan. At sinasabing may ilang statwa o rebulto. Ang ilang dito ay birhen ng Lkota. Ang isa naman ay ang Santo Niño, ang Batang Jesus. At yung isa naman ay yung tinatawag na Ecce Homo, ulo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo naghihirap. Particularly, naging interesado si Reina Juana, Hara Juana, ng doon sa Batang Jesus na Diyos na nagkatawang tao, naging bata, naiintindihan ng pagiging tao, kaya naiintindihan tayo. Isang Diyos na nakipagkapwa tao. Binigay ni Magellan, dahil yan ang nagustuhan ni Reina Juana, binigay ni Magellan yung Santo Niño kay Reina Juana. Napatay nga si Magellan. Eventually, pinatay din ng mga Cebuano ang mga pinuno na natira sa ekspedisyon. At muling bumalik ang mga ninuno natin sa luma nilang paniniwala sa mga anito. Pero for some reason, itinago nila itong balaang bata.
the Holy Child. There's something in the Holy Child na parang at dating ito ba isang charm na tinitignan nila bilang may kapangyarihan. Sa makatuwid, ito'y pagpapatuloy ng paniniwala sa nito. Na eventually ay tutungo sa ating paniniwala sa mga santo. So yan po ang mensahe ko sa araw na ito. At yung mga pangyayari ito ay ginunita kanina dito sa lungsod ng Cebu, sa Plaza Subo. With great social distancing po mga kaibigan and very few invited guests. No? Nagkaroon ng isang reenactment kung saan nagkaroon po ng reenactor na nagplay kay Raja Humabon at kay Reyna Juana. At muling isinagawa yung tinatawag na first baptism. Mahilig po ang mga taga Cebu sa mga reenactments. At matapos po niyan, alas 4 po ng hapon, ay isinagawa yung tinatawag na papal mass para sa 500th anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas sa pamumunan ng papal nuncio ng o yung embahador ng Vatican sa Pilipinas na si Most Reverend Charles Brown. Matapos po ang misa ay nagkaroon po ng paggunita sa loob mismo ng Basilica Minore del Santo Niño dahil po binuksan po ang isang exhibit o yung tinatag na paghangop o pagyakap ng Pilipino sa Santo Niño, sa kanyang kultura. No? Isa po ako sa sumulat na exhibit, kasama ko po dyan si Dr. Lars Ubaldo, si Jerwill Cruz at si Ian Alfonso ng National Quincentennial Committee Secretariat. At kasama po namin gumawa dyan ng Centrex Corporation. At sinalin po ang aming exhibit na ginawa namin sa Ingles at Filipino sa Cebuano ni Masi Bacal Socabanes na curator ng Museo Sugbo na bubuksan naman sa paggunita sa tagumpay ni Magellan. Nagkaroon din ng pagbibigay ng tinatawag natin na distinction sa Basilica Minore del Santo Niño at sa kiosko ng Magellan's Cross na yun ay traditional na lugar kung saan nakaplant yung cross ni Magellan sa tinatawag natin na kategoryang National Cultural Treasure na dineclare ng National Museum of the Philippines kung din ang launching ng commemorative stamp sa Santo Niño at 500 years. Marami pa hong iba na mga pangyayari. At nakasama ko dyan, ako po yung Master of Ceremonies. Mapapanood po natin sa National Quincentennial Committee Facebook page ang live niyan kanina at kagabi. At gayon din sa tinatawag natin na Facebook page ng Archdiocese of Cebu. Nasasalamatan ko po sa kanyang tiwala si Museum Curator and Director Basilica del Santo Niño Museum, Reverend Father Rick Anthony Reyes ng mga Agustino. Yan po ang ating segment ngayong madaling araw na ito. No? Sa ating tinatawag na historical. Muli, ako po si Xiao Chua, nag-uulat mula sa Palm Grass Hotel dito sa lungsod ng Cebu, Dakbayan sa Cebu. Maayong aga sa mga nakikinig sa atin ngayong madaling araw. Masamaming salamat po and that shelter. Maraming salamat, Professor Shaukua. Galing-galing. Galing, no? Linaw. Ang linaw niya magpaliwanag. Tsaka meron palang ano talaga, no? Parang siguro, nga naman eh, pag nakakita ka ng ibang kulay ng balat, di ba? Tsaka ibang kulay ng buhok, talagang siguro hahanga ka. Plus yun nga, interpreter na kasama na nagkakaintindihan, malay mo, talagang magaling rin mang bola yung interpreter na, eto, talaga, pagka kayong nagkampihan, wala, kabog na lahat, o, di ba? Parang yan ang mga best diba? In PR. Oo, nung panahon ni
Minara humabon. Oo. Pero ng PR pala nun. Correct. Pero magaling magaling si Lapu-Lapu. Ah, ayaw mo magbayad, ha? Ang yabang mo, ha? Ang yayabang nyo, ha? Kala nyo, ha? Teka, amin ito, ha? Yan, pero sobrang nakakatuwa, no? Yung history po ng ano, ng, yan, yung pagbibinyag na yan. Ginagawa namin yung palagi sa ano, sa Shrine of Jesus. Every Feast of Santo Niño. Wow. Nire-reenact ng mga bata yung ganyang kwento kung paano ba dumating si Namadjelan, kung paano ba bininyagan si Narahumabon. So, ngayon, naipaliwanag natin ano ba yung story behind it, ano ba yung mga kwento na hindi alam ng maraming tao. So, salamat, yeah. Professor Xiao Chuang. Galing mo talaga magpaliwanag, as always. Sana ano, no? Sana mas madalas, no? Prof. Why not? Kung palagi mo siya makukulit, sobrang busy rin ng mamang yun. Oh, grabe. Hanggang ngayon nga, hindi pa niya tapos yung ano niya, yung librong ginagawa niya. Kaya ayoko rin. Sobrang busy ng mamang yun. Kaya sobrang salamat, sir, pero sa iyong pagbibigay ng oras sa amin sa bagong gawi. At yung historical, talagang inaano niya eh, no? Binabanggit din niya. Sobrang nakakatawa. So, yun po ang nag-iisang Xiao Chua. Anyway, mga kapatid, para lang ano, just to give you guys an idea, yung historical natin, kapag ka meron akong hindi maintindihan, siya po ang kinukonsulta ko para siguradong tama yung mga pinagsasabi namin ni Mon sa historical. So, thank you, Professor Xiao Chua. Okay. Galing-galing ng mga ngayon. Oh, good morning lang.